Sige sir, nakita mo yung manibela natin. So, di ba bilog siya? So, imagine mo na yan yung orasan. Di ba may 9 o'clock tsaka 3 o'clock? Tama yan ha? Yan, o. 9 o'clock tsaka 3 o'clock position ang handling talaga dyan, ha? Tapos, meron din tayong tinatawag na 10-2. 10 o'clock tsaka 2 o'clock. Saan yun? Yan, oo. So, ngayon, ang mairerekomenda ko sa iyo na handling at pinakang safe na handling sa manibela, yung 9-in-3. 9-in-3? Oo. Yan, hawakan mo. Yan, kasi yung mga sasakyan ngayon sa ganito, yan. Nakita mo to, yung bilog na yun, yan. Ito sa gitna. Ay, yan. So, nandiyan lumalabas yung airbag. Alam mo airbag? Airbag o, yung pagka binangga tayo or nabangga ka, may lobo, ano. So, pag nakatento ka, hawakan mo ng tento. Yan. Tapos, hindi mo naman inaasahan, parang binangga ka or ikaw ang bumangga. Pag lumabas yung airbag dyan, harang yung kamay mo. Pipigil. Oo, paano kung may matigas ka na bagay sa kamay mo, katulad ng relo? Yun na. Sasapul. So, sasapul sa ulo, ano. Oo. So, kaya mas maganda na yung entry mo. Yan, okay. So, kung mayroon tayong proper handling na 9-in-3, mayroon naman tayong tinatawag na proper turning or tamang pag-ikot ng manibela. Siguro naman, na-try mo na yan dati. Ano? Sige nga, i-try mo mag-full turn sa kaliwa, yung isasagad mo pa kaliwa. Okay. So, dito naman sa kanan, i-full turn mo. Okay, so nag-full turn ka, nagsagad ka ng manibela. So may napapansin ka sa ano mo? Sa mga kamay mo, kung paano mo siya hinahawakan habang iniikot mo 'yung manibela? Parang paano mo siya hinahawakan? Napipilipit pag 'yung sige, try mo ulit sa i-full turn mo ulit sa kaliwa. Tapos tingnan mo 'yung kamay mo kung paano mo siya hinahawakan 'yung manibela. Yeah. Sige, hanggang sa ma-full turn mo siya. Okay. So, may napansin ka kung anong style yung paghawak mo sa manibela bang iniikot? Paano? Hindi, parang... Okay, so ganito ah. So, tama naman yung pag-iikot mo na manibela, kaya lang, nagmi-mix. Yun. Oo, parang nagmi-mix. Naharang. Oo, hindi. Yung paghawak mo ng manibela, kasi mayroon kasi tayong tinatawag na hand over hand. Alam mo yun? Sige, itry mo mag-full turn dito sa kanan ulit. Yan, oh, dito ang hawak mo sa ibabaw. Oh, sige, i-try mo i-full turn. Sige. Sige, hawak ko ulit. Yan, oh. Sige, ito mo. Hanggang sa isagad mo. Yan. Oh, di ba? So ngayon, minsan di ba napapaganto ka? Sige, bitaw. Yan, oh. So, yan, iwasan mo yung mga ganung hawak. Oh, kasi kailangan talaga ganito. Oh. Di ba mas madali kapag umikot pag lang ibabaw ang hawak, ano? Kasi pag ganto ang hawak mo, mga minsan tumusok-tusok yan diyan, oh. Baka mag-ano pa 'yon. Scratch. Oh. So yun ang proper turning or handover na tinatawag, ha? Sige, i-full turn mo ulit sa kaliwa na parang ganyan ang pag-ikot mo. Yan, sige. Yan, di ba mas madali, ano? Mas mabilis. Maginawa nga. Di ba? Maginawa. Di ka na abala. Yan. So ngayon, naka-full turn ka, ano? Sa kaliwa. Sa kaliwa. Kanina, sa kanan. Sa kanan, So, alam mo na ba na, ano, anong mga gulong yung gumagalaw sa itong iniikot mo yung steering wheel natin? Nasa una. Yung front wheel, ano? So, saan ka ngayon nakatagad? Sa kaliwa? Sa kaliwa. So, yung gulong mo, saan nakaharap? Sa kaliwa. Sa kaliwa din, ano? Pag sinagad mo rin sa kanan din. Nakaharap. So, ibig sabihin, laging sagad dyan. Sagad. So, ngayon, dapat marunong kang dumiretso ng gulong. Oo. Marunong ka na dumiretso? Bahagya lang. Sige nga, try mo nga, ikaw yung ano mo. Yun lang sa tingin ko. Sa tingin mo lang. Pakiramdam lang, ano? Pakiramdam lang, oo. Sige, ituturo ko sa'yo para malaman mo kung nakadiretso na yung front wheel natin, na hindi sa pakiramdam, ha? Walang pakiramdam. Kung baga sa ano, talagang 100% mo siyang malalaman na nakatuwid. Oo. Sige, i-full turn mo yung manibela. Kain sa saan mo gusto. Yan. Okay, nakasagad ka ngayon, ano? Nakasagad ako sa kanan. Oo. So ngayon, itong space na yan dyan, sir, dyan sa manibela mo, may nakita kang butas sa manibela mo? Doon sa manibela lang? Butas, ha? Oo, may nakita kang butas. Dito. O dito. Oo, ilang butas yung nakita mo? Tatlo, ano? Tatlo. So, yung pinakamalaking butas dyan, yan. Yan ang magiging palatandaan mo, or guide mo, or reference mo. Oo. So, galing ka ng sagad, nakasagad sa? Kanan. Kanan. So, itong butas na itong malaki, sir, ayan. O kaya naman itong logo na yan, So, dito ka na lang sa butas. Ayan. So, yung butas na yan, galing na pagkakasagad, kung gusto mo ituwid yung gulong mo, so, dalawang beses mo lang itong babalik dito. Oo, dito. Ipapantay dito. Okay, sa may panel board natin. Ha? Twice lang, ha? Twice lang. Sige nga, try mo nga.
isa. Dalawa. Oh, di ba? Oh, yan yun. At yan din yung ginawa mo kanina, napakiramdam mo lang. Napakiramdam mo lang. Oh, di ba? Pero ngayon alam mo na ngayon. Tinansya mo lang. Pero ngayon alam mo na, di ba? 100% na tweet na talaga siya. Hindi ko alam yun siya. Ganun lang yan, lahat ng manibela. Ganun mo lahat ng mga nabila, yung mga kotse, mga ganitong sasakyan. Kasi lahat ng mga nabila, ganun talaga, may butas na isa dyan na malaki, tapos dito maliit. Okay? Kasi once na lumiliko ka, kailangan mong maituwid yung gulong sa pamamagitan ng pag-ikot nito. Di ba? Pagka sumubra ka sa ganyan, sa ikot ng manibela mo, so tabingin na, paling na siya. Oo. So yan ang proper handling sa proper tone kung paano malaman. Ha? Okay. Sige, punta tayo dyan sa mga pedal. Oo. So, ilang pedal ang meron tayo since manual to? Tatlo ano? Ano yung naandun banda sa kaliwa? So, yung clutch. Clutch pedal. Yung naandun sa kaliwang sagad, ha? Uh-huh. Yung gitna? So, yung preno, brake. Okay, yung brake. Yung dito sa kanan? Yung gas. Gas pedal. Oo. So, ngayon, since na-try mo nang mag-drive dati, ano? Mm-hmm. So, yung mga tatlong pedal na yan, sir, mm-hmm. May mga kanya-kanyang gamit yan. Mm-hmm. Oo. Pag hindi mo alam kung saan sila ginagamit, doon ka matataranta. Kasi nga, hindi mo alam, di ba? So ngayon, yun ang kailangan mo malaman. Para hindi ka mataranta at hindi ka malito. So, unahin ko yung sa clutch, ha? Sa clutch, oh. Okay, yung clutch pedal ay may tatlong gamit lang. Tatlo lang ang gamit ng clutch pedal. So, madali lang tandaan. Tatlo lang yan, oh. So, yung clutch pedal, unang gamit niyan, para safe, ang sasakyan mo ay for starting. Pagpapaandarin mo yung makina. Oo. Kasi lalong-lalo na yung mga sasakyan noon, na kapag in-start mo at nakakambyo pala, di ba na adamba, ipapaano kung may nakatutok dun sa harapan mo, di ba? So yun ang pinakang importante. Tsaka ngayon, yung mga bagong sasakyan ngayon, sir, pag hindi mo tinatapakan yung clutch, pag nag-start, hindi umaandar. Di ba? Kaya yun ang unang gamit ng clutch pedal, ha? So, kung gusto, sige, itatry natin. Uh-huh. So, papatayin natin yung engine. Ayan, aircon muna, patay. So, itong sasakyan na to ay keyless to, ano, walang susi. Walang susi. Push button. So, ang pagpatay niya, pipindutin mo lang ng isa dyan. Engine stop, oh. Ayan, so, patay na yung engine, ano. Mm-hmm. So, ang gawin mo, itry mo na, ano, ipindutin lang siya na without pressing the clutch. Sige, pindutin mo lang, oo. Sige. So, hindi siya umaandar talaga, okay, ano. Kahit yung sa disusi. Mm-hmm. Yung mga luma, umaandar. Kaya lang, ang ano doon, ang disadvantage doon, kapag nakakambyo, hindi mo napansin. Nadamba. So, ngayon, i-try mong i-press yung clutch pedal, isagad mo. Yan, sagad din. Tsaka mo pindutin. Sige. Yan, o. Di ba, umaandar siya ngayon. O. Yan, ang gamit ng clutch, ha. O, sige, pinamunambitahan yung clutch. Yan. So, ang pinag-uusapan natin dito sa clutch pedal ay yung pag-press, yung pagtapak, ha? Kung bakit natin tinatapakan yung clutch, kung para saan. So, yun na nga, yung for starting, ha? For starting. So, pangalawang gamit ng clutch, ano yun? Di ba, na-try ka ng mag-drive? Para saan kaya yung clutch? Sa padalwa. Kung bakit natin tinatapakan, ha? Sige. Para naman, sa pagpapatakbo naman, pagyapak. Para saan? Bakit mo siya tinatapakan sa tingin mo? Yung clutch ay tinatapakan para pangalawang gamit na yun, ha? Kanina, gamit, for starting. O, pangalawang gamit kaya sa tingin mo? Sa pagtakbo naman. Paanong takbo? Kailangan gamitin ng clutch. Para? Para makakuha ng gas. Okay. Pag pindot ng gas, tatakbo siya. Okay, so ganito, ha? O, binabitan mo ng clutch. Okay. So, yung una, ano nga yung una? For starting. Okay, yung for starting. Yung pangalawang gamit ng clutch, kaya mo siya tinatapakan para? Ayun. Di ba? Para pumasok yung cambio. O for shifting gear. Or para magpalit-palit ka ng cambio. Mm-hmm. Di ba? Kasi pang hindi mo tinapakan yung clutch, hindi siya papasok. Okay. So yan ang pangalawang gamit ng clutch, kaya mo siya tinatapakan. Ano? Tumatakbo ka man or nakahinto, kung gusto mong kumambyo, Tatapakan mo si clutch para pumasok. Yan ang pangalawang gamit, ha. Yung pangatlo naman. O sige. Yung pangatlo naman, sa tingin mo, para saan yung clutch? Bakit natin tinatapakan? Mm-hmm. Para di ayos na ito. Ayos na to. Ayos na rin yung sa engine natin. Ayos na rin yung starting. O yung isa pang ano, huli. Sa pagpapatakbo na naman yan, yung ganun. Pagpapatakbo? Mm-hmm. So, hindi rin. Hindi rin, ha? Sige. Sige, sabihin mo lang yung ano mo, para wala naman masama, di ba? Mm-hmm. Kasi kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Ito tatapakan ko para sa pagpapatakbo. Halimbawa, tumatakbo ka na. Tumatakbo na ako. Oh, sige. Yun, sa pagpapalit.
pagpapalit, ito na nga, changing gear, oo. Oo. Ano yung ano, ano yun, takbo na lang ba tayo ng takbo? Oo, pagpapalit, ito nga, pagpapalit ng kambyo. Oo, ano pa? Para sa? Pagpapa? Pagmagpa? Pag mag-i-stop ka? Oo, oh, yun. Oo, oh, oh. Yeah. Para di ba matay ang bakit yun? Di ba? Pero nagagawa mo pero hindi mo masabi, hindi di ba? Masabi, oh, pero kaya mo gawin. Dahil hindi ko alam ang tawa. Oh, yun ang mga, yun ang problema eh. Pagka marunong ka nga mag-drive. Pero once na i-explain mo, i-ano, hindi, hindi mo siya masabi, hindi mo ipaliwanag, di ba? Yun ang ano sa pagtuturo. Di ba? Di ba? So, pag hindi ka nagtapak ng clutch, preno lang, anong mangyayari? Patay. Patay, umapin diba? Na. Yun, hintay mo lang. Parang yun ang nangyari sa amin kahapon din. Oh, yun yun. Kaya lang matayang kahapon. Sana yan, sabi niya. Oh, diba? So, yun lang sir ang gamit ng ng clutch. Tatlo. Tatlo lang, ha? Kung bakit natin siya tinatapakan. Tapak ang inuusapan, hindi yung pagbitaw, ha? Okay. For starting. Oh, starting. For sa kambyo. Sa kambyo, kung gusto mong magkambyo. Pagkambyo at sa pag-stop. Pag-stop. Oh. Tatlo lang. Tatlo lang. Okay, so tapos na tayo sa clutch pedal. Punta naman tayo sa brake pedal. Sa brake pedal. Okay. Naman, oh. Sa preno or sa brake pedal, dalawa lang ang gamit. Dalawa lang. Oh, oh dalawa lang. Oh, nagbawas ano, sa clutch tatlo, dito na sa brake dalawa lang. Dalawa lang. Oh, sige, sa tingin mo, magbigay kang ano, isa muna. Sa brake. Oh, yeah, brake nga. Para ano 'yun? Para kung sakaling natakbo ka, kung titigil ka, talapakan mo yung brake. Para sa pagtigil. Para sa pagtigil. Ayan, yeah. For stopping. For ano? Stopping. Para patigilin. Mm-hmm. Yan, yan ang gamit ng preno. Pero pangalawa lang yan. Pangalawa pa lang yan. Pangalawa pa lang yan. Oo. Mayroon pang isa, dapat na una. Alam nga naman, tigil ka agad. Uh-huh. Babanggain ka sa likod. Uh-huh. Pagtigil agad ang ginawa mo, di ba? So ano yung gagawin mo para hindi ka mabangga? Ano yung bawa ka huminto? Hindi biglang pagpreno. Ano tawag doon sa hindi biglang pagpreno? Ayun, hindi ko alam. Okay. So kailangan mo na magbagal. Ayun, pati 'di ba? Mag-slow ka muna. Mag-slow, yan, oh, 'di ba? Kasi hindi pwedeng tumatakbo ka. Hinto agad. O, babanggain ka sa likod. Madidisgrasya ka din. So, mga natutok basta na. Oo, oh, tama, tama. So ibig sabihin, ang gamit ng brake pedal ay half brake yung pagbabagal, slow down at full brake. Full brake. Yung stop na talaga. Okay. Half at saka full. Yan, okay. 'Di ba? So yun lang ang gamit niyan. Kaya kung nandoon ka sa sitwasyon na nagda-drive ka, gusto mo lang pabagalin. So half brake ka lang pakunti-kunti para magbagal. Oo. Ngayon kung gusto mong pahinton, eh di saka mo na i-press ng dahan-dahan para huminto, 'di ba? So yun, yun. So ngayon ang tanong ko diyan sa iyo ganito, may tanong ako sa iyo ha. Since alam mo na ngayon ang gamit ng brake pedal, dalawa, no? So, yung half brake lang ang gagawin mo. Pababagalin mo lang sa sakin, ha? Pabagal lang. Dapat mo bang tapakan si clutch? Oo o hindi? Dapat ho, dahil pag hindi tinapakan ng clutch, eh, mamamatay ang makina. Magbabagal ka lang? Magbabagal ka lang. Okay. So, ano nga yung, balikan natin yung clutch. Ano yung gamit ng clutch? Yung for stop. Tawa, ano pa? For start. Oh. For cambio. Oo. Oh. Tsaka for limutan ko na for cambio ano pa sa pagtitigil o ngayon balikan natin yung brake mo yung brake pagtitigil Bakit mo tatapakan si clutch kung magbabagal ka lang naman hindi ka naman hihinto kung halimbawa magbabagal ka lang para hindi mamatay ang makina o balikan ulit natin yung ano hindi yung clutch naman, kasi ang gamit nga ng clutch starting, shifting, tsaka paghinto or stop. Stop. Okay. So balikan natin yung ano na, sa preno. Sa preno na ulit. Dalawa ang gamit ng preno, di ba? Half brake tsaka full brake. So yung half brake ay bagal lang. Hindi hinto ha, bagal lang. So ngayon, pag half brake ang gusto mong gawin, wala nang tapak ng clutch. Kahit hindi ho tapakan ng clutch. Oo. Kasi nga, di ba ang gamit ng clutch ay tatlo lang. Wala naman dun pagbagal eh. Oo, oh, wala eh. Di ba, stop lang naman. Sa stop lang na ginagamit. Ginagamit siya. Oo, di ba? Kaya kung magbabagal ka, kung gusto mo lang pabagalin or tatapakan pa unti-unti sa preno, kaya hindi tumapak sana. Oo, huwag ka nang magka-clutch. Dahil uugong nga sir, oo, siguro. No? Uugong talaga siya. Ayun. Okay. So, ganun lang yun. So, kasi magkaiba ang full brake tsaka half brake. Ngayon, kung di ba dalawa ang gamit ng brake, half brake tsaka full brake. Pag doon ka na sa full brake, yun, saka tsaka ka tatapak ng clutch. Tama. Okay. Sinasabing
four stop. Oh, four stop. Oh, yun na yun. O, diba? O, gets na, no? Pag naintindihan mo yung mga ano na yan, nakuha mo yung mga gamit ng mga pedal, hindi ka na matataranta, hindi ka malilito. Dahil kaya mo lang gawin yan. Oo. So, ngayon, sige, okay na tayo din sa mga pedal na yan. Punta na tayo sa gas pedal. Sa gas pedal naman, yun. Dalawa ang gamit ng gas pedal. Sige, magbigay ka ulit ng ano mo. Kasi nakakapag-drive ka na dati eh. Ito ay... Para saan? Para saan ito naman? Sa gas, para tumakbo. Para tumakbo. Oo. Tumakbo. Ano pa? Yung isa. Yung sinasabi mo para tumakbo, para dumagdag yung bilis. Para bumilis ka. Para bumilis. O, ano pa yung isa? Para saan? Para tumakbo. Tumakbo lang ba ang gamit niyan? Isipin mo habang nagdadrive ka para ma-ano. Nagdadrive ako, clutch. Di, wag mo na isipin yung ano, yung clutch, dito ka tayo dito sa gas pedal. Gas na. Sa gas para tumakbo. Tumakbo dahil lang gas. Tapos, pag binitawan mo yung gas pedal, anong mangyayari? Hihina siya. Yan, pampabagal. O, di ba? O, pampabilis siya ka, pampabagal. Pampabagal, yun. Hindi ko nakuha yun. Di ba? Titigil siya, babagal siya. Babagal lang, oo. Kaya lang sir, yung pagbabagal niya, hindi ganun kabagal. Utay-utay. Ngayon, halimbawa, yung pagbitaw mo ng gas pedal, ramdam mo na medyo mabilis pa, gusto mo pang mas mabagal, anong gagawin mo? Ibe-brake ko. Mas mabagal, mabagal. Mas mabagal pa. Mabagal, hindi hinto ah. Kasi pag brake ka, hinto yan. Hinto yan. Ang gagawin mo ay, ano yung gamit ng brake pedal? Di ba dalawa? Yung brake pedal. Ah, oh, yung magbabagal. Yan, yung half brake. Oh, di ba? Gusto ko pang mas mabagal pa talaga. Oh, di ba? So, ganun lang yun, ha? So, yun lang naman sir ang mga gamit ng clutch pedal. So, kukunti-kunti lang naman, ano? Sige. So, ngayon, babalikan natin yung clutch pedal. Clutch pedal. Oh, hindi na sa mga kumpara saan na gamit, ha? Tapos na tayo dun sa mga gamit. So, i-explain ko lang sa'yo, kasi since manual yung aaralin mo, nandyan sa clutch ang control ng sasakyan mo. Sasakyan. Oo. Saan mo siya makukontrol? Pag magpaparada ka. Magpaparada. Pag mag-aatras. Sa mga matataong lugar, sa matatrapik. Matatrapik lang gamit yan eh. Oo. So, pag hindi mo yan na-control, yung clutch na yan, hindi mo makukontrol yung sasakyan mo. So, ngayon ang tanong, paano natin makukontrol yung sasakyan? Doon sa clutch. Okay, yung clutch na yan, sir, mayroon yung tinatawag na biting point. Biting point. Oo. Yung biting point na yan, yung, kumbaga sa Tagalog, yung kagat ng clutch, yung kapit. Yung kung paano kakagat. Oo. So, paano mo hahanapin yung biting point na yan? So, sa nga pala, bago natin pag-usapan yung biting point ay nangyayari lang yan sa? Primera. Primera at? Reverse. Reverse. Oo. So, pag naghanap ka ng biting point sa segunda o kaya tercera, possible na mamatay yung makina. Yun na, yun na. Oo. Tama. Diba? So, ngayon, paano hanapin sa biting point? Yung biting point, mahanap mo siya sa pamamagitan ng pag-release ng dahan-dahan. Na clutch. Sa clutch. Oo. Walang press ng gas. Walang gas. Walang gas. Doon ko muna sa pag-dahan-dahan na taas. Okay, paano mo malalaman yung biting point? Malalaman mo yung biting point, sir, pag naramdaman mo na umuumpisa na siyang umabante. Marangkada. Umarangkada, umabante. Yun ang biting point. Di ba namamatay ang gano'ng hapon? Okay, so ganito ang gagawin mo sa clutch para mahanap mo yung biting point para hindi ka mamatayan. O di ba nag-press ka ng clutch? Shift mo ng gear 1 or primera. So ganito ang gagawin mo. Dahan-dahan taas. Habang tinataas mo yun, sir, hindi pa tumatakbo yung sasakyan mo. Hindi pa. Kasi hindi pa kumakapit, di ba? Hindi pa. Example, dito sa part na yan, naramdaman mo yung pagtakbo niya dito sa part na yan, kailangan mong i-hold yung paa mo. Titigil ko. Naitigil mo rin siya, i-hold mo siya. Kasi pag in-attempt mo, itinaas mo siya ng kunti pa, patay. Ayun. Ngayon, pag ibinaba mo naman siya, below biting point, wala yung biting point. Palibago naman. Hindi siya, ang tawag doon ay pre-wheeling. Pre-wheeling. Ayun, pre-wheeling. Oh. Naka-pre-wheeling. Anong pagkakaintindi mo ng pre-wheeling sa tingin mo? Yung pag natakbo ay walang clutch, parang ganyan. Oo, parang ganito. Yung pre-wheeling, halimbawa, hindi pantay yung daan. Kusa siyang bubulusok. Kung pagano naman, kukuha siyang atras. Atras. Yun ang mangyayari. Kaya ang kailangan, para hindi mamatay yung makina, kailangan mo talaga siyang i-hold. Hindi sagad. Paano sagad? Hindi sagad ang
pagbitaw. Hindi, oo, hindi mo siya bibitawan talaga ng buo. Mamamatay siya. Ang sasakay ng mga manual, para hindi mamatay, ang gusto niyan, kailangan mong i-hold siya. Oo, naka-steady ka. Kung saan siya gumalaw, ha? Na mabagal. Lalong-lalo na sa traffic, hindi mo kailangan pabayaan yan. Pag pinabayaan mo siya, wala ka ng control. Mamatay na siya. Oo, mamamatay siya. Okay, so kailangan mo siyang i-hold, ha? Naka-steady ka lang na gayon. Ngayon, ang mga sasakyan, sir, magkakaiba ng biting point. Mayroon mga sasakyan na pagtaas mo ng konti, gumagalaw na. Gumagalaw na. O di doon mo siya i-hold. Di ba? Mayroon naman mga sasakyan, halos mabibitawan mo na siya, hindi pa nagalaw. Hindi pa nagalaw. Doon mo rin din siya i-hold. O doon mo siya i-hold kung doon siya gumalaw sa tuktok na yun. Depende pala doon sa ano. Oo, o di ba? So ngayon, ang tanong dyan, kailan mo ba siya i-hold? Matagal ka bang mag-hold? Habang buhay ka bang mag-hold dyan? Habang tumatakbo? So depende sa sitwasyon. Dalawa lang yan. Doon muna tayo sa traffic na sitwasyon. Traffic, o kaya pag-aatras, pagpaparada, pagliliko. Liliko. So, pag mga ganong sitwasyon, ang kailangan mong galaw ng sasakyan doon, anong galaw ang kailangan mong sasakyan doon? Anong klaseng galaw? Dahan-dahan. So ngayon, para mapadahan-dahan mo yung sasakyan, kailangan naka-biting point ka, naka-hold. So ibig sabihin, naka-stable ka doon sa biting point. Oo. Para hindi mamatay at makontrol mo ang takbo. Okay. So, doon naman tayo sa hindi traffic. Parang ganito, open. Oo. So, pagka gantong open, hindi mo kailangan lagi ang naka-hold sa biting point. So, i-hold mo lang siya, sir, at least 3 to 5 seconds. O, di ba, ganito, example. Tinataas mo yun ang biting point. Tapos dito sa part na yun, naramdaman mo yung biting point, i-hold mo siya. At least 3 to 5 seconds, ganun ka. 1, 2, 3, 4, 5, ganon. O di pwede mo na siyang bitawan tuloy-tuloy. Tatakbo na siya. Tatakbo na siya na hindi mamamatay. At hindi biglaang takbo mo. O di ba? Ganon ang biting point na i-hold mo siya ng panandalian lang. Okay. Kasi mamaya itatry natin yan, ha, para hindi ka mahirapan. So ngayon punta tayo dito sa pagsisip ng gear na to. Ito nakita mo to. Yan. Para hindi ka mamali ng pagkakambyo. Okay. So ngayon, ipapakita ko muna sa iyo kung paano mag-ship ng tama, ha? Para mamaya, ikaw naman ang gagawa niyan, ha? Para ma-practice mo. Okay. Sige, press mo muna yung clutch pedal. Yan. Okay, sir. Ganito, ha? Huwag mong bitawan hanggat di ko sinasabi, ha? Kasi mag-ship ako. Sige, tuturuan kita at least hanggang gear 3. Hanggang tresera. So kung napapansin mo, mayroon siyang guhit sa gitna. Tapos, pag nakatayo yung gear stick na yan, yung cambio mo, yan, nandito siya sa gitna. Ayan. Pansinin mo, dadalhin ko yan sa kaliwa. Ayan. Tapos, bibitawan ko. Anong nangyayari pag binibitawan ko? Nabalik sa gitna. O, dalhin ko naman sa kanan. Tapos, bitawan ko. Ganon din. So, mayroon yung return spring dito. Doon mismo sa transmission niya sa loob. Kaya, pagka ginaganon mo siya, nabalik talaga siya. So ngayon, ibig sabihin, ang tawag doon ay neutral position. Naka-neutral siya. Okay. So hindi pa nakakambyo siya. So ngayon, ipapakita ko naman sa'yo, ang pinakita ko sa'yo ay neutral. O kung paano yung galaw, ha, ng neutral. So ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano mag-shift ng gear 1 or primera. Ha. Kung gusto mag-primera or gear 1, dadali mo siya ng kaliwa. Ayan. Kasi nandito yung ano, guhit niya, yung guide niya. Ano. So dadali mo ng kaliwa, then taas. Yan, naka-premera na yan. Bumibitawan ng clutch, ha? Okay. So ngayon, papaano ka ngayon mag-sisigunda or gear 2? Okay, so ganito, sir, ha? Dalawang option mo. Dalawa. Kung saan ka lang mamamadalian. So, ipapakita ko muna yung isang option, ha? Yung option mo, pwede mo siyang idiretso, dire-diretso hanggang gear 2, hanggang 2. Oo. Kaya nga lang, bago mo siya idiretso hanggang 2, dapat may kaunting diin pa. Kabig. Yan. Ayun. Kasi diba, bumabalik ng gitna. Kahapon ho, nung di ako na primera. Pag segunda ko, sabi sa akin, sir, nakakawarta ka. Kasi bumalik ng gitna yon. Ayun. Kasi tinan mo, ha. Tinan mo, ipapakita ko sa'yo na hindi ko siya pwede didiinan pa kaliwa. Ibababa ko lang siya ng parang wala lang. Tinan mo, bumabalik siya sa gitna. Nakabalik na. Ayun. Kaya pag ibinaba mo, kwarta. Yan. di ba? Kaya ngayon, ibalik ko, huwag bitawan yung clutch, ha. Primera. Kunting diin pa kaliwa. Kunti lang, ha, tapos diretso mo pababa. Segunda na siya. Hindi siya namalin ng pasok. Di ba? So ganun ang tamang pag-shift ng segunda or gear 2. Yun yung option mo na isa. Ito naman yung pangalawa mong option. Yan. Ibalik ulit ng primera. Yan. Ganto, pwede mo siyang ipabalik ng gitna. Ayan, tapos ibalik mo ulit sa kaliwa, baba. Segunda. Yan.
Oh, di ba yan yung option mo na pangalawa? Mm-hmm. Sa tingin mo, alin ang mas madali sa dalawang option? Yung diretso o yung babalik mo muna ulit ng gitna? Yung babalik ulit ng hindi, yung ano na? Yung diretso ng segunda. Yung di primera. Oh. Bababa tapos kakaliwa tapos isusunod. Ayan, yun ang mas gusto mo. Mas gusto. Depende sa iyo. Basta ang importante diyan na ipapasok mo siya sa tamang gear. Tamang gear. Okay. Ipakita ko ulit yung unang option ha. Primera muna. Primera. Kaliwa, taas. So magsisigunda ako. So kunting diin doon tapos hatak. Hatak. Yan. Oo, sigunda na 'yon. So pwede mo rin na pabalikin ng gitna. Tapos dali mo ulit ng kaliwa, din baba. Yan, okay? So, ganun ng segunda ha. So, papaano naman mag-gear 3 or tresera? Oh, tuturuan kita. Di ba nasa segunda na tayo? So, ganito lang gagawin mo, sir ha. Dito, marami din nagkakamali dyan. Gusto niyang ipasok ng tresera, kaya lang pumasok ng primera. Oo, mayroong ganyong pangyayari. So, ganito ang gagawin mo. Para hindi siya pumasok ng primera, huwag mo na siyang hawakan ng buo. Kasi bukosan bumabalik ng gitna, di ba? Itulak mo lang siya ng kaunti, babalik ng gitna yan. Oh, nakagitna na. So, tapat na sa tresera. Dahil dun sila nakatutok. Oo, nakatutok na. So, itutulak mo na lang siya ng diretso. Tama. Di ba? Hindi na siya maintress pang pumasok. Oh, ganito. Ipapakita ko naman sa iyo kung paano namamali. Yan, para may idea ka. Kaya namamali yung iba, nakahawak ng ganito. Tapos, pagtulak niya, pak, diretso. Nakaprimera ulit. Primera na, diretso na siya, di ba? Oh, yun yan. Minsan naman pumapasok ng 5. O nakahawak ulit siya ng ganyan. Tapos kusang kamay niya igagalaw niya sa gitna. Kaya lang lumagpas. Deep five na. Kinta na. Kinta na. Okay. O ganyan ang tamang pagkakambyo-kambyo ha. Nakatapag kasi niya. Naka-neutral na tayo. Pahinga muna pa mo. Para hindi ka natapak ng tapak yan. Okay. So yon ngayon, ikaw naman ang magsisipa para ma-practice mo. Pero bago yun, papakita ko ulit sa'yo para ano, pa-press ulit sa ano mo. Sige, try to press ulit ng clutch natin. O, tuloy-tuloy ko na ipapakita sa iyo ha. So, pag magpa-primera ako, kaliwa then taas. So, pag magsisigunda ako, ang ginagawa ko si dyan, konting pirsa na doon, tapos hatak pababa. Pababa, segunda. Ayan, yan. Diin mo yung clutch mo, yan. Diin mo siya, yan. Ngayon, pag magta-tresera ako, tulak ng kaunti, yan, takatayo na siya. Then, push mo lang. Then, ang neutral niya, konting kabig lang. Tapos ganun-ganun mo siya. Yan, naka-neutral na yan. Okay. So ngayon sir, ikaw naman ang magta-try ha. Sige. Huwag mo munang bitawan yung clutch. Okay pa naman ang paa mo, hindi man na, no? Sige. Kung ano yung sabihin kong gear, yun ang isisip mo ha. Ayusin ko lang sir. Sige, ayusin mo muna. Yan. Sige. Okay. Sige, try mo nga mag-shift ng ano, ng gear 1 or primera. Yan. Okay. O, yung ano, gear 2. Yun. Yan, o, di ba? Medyo sumasabit lang. So, ngayon, yung tercera mo, yung gear 3. Tercera, yung sa kanina. Hindi na papalik para mag-neutral. Yan, o, nakatayo. Nakatayo na. Yan, o, di ba? Madali, madali mo ngayon. Neutral mo. Neutral mo muna, neutral. Hindi mo nga pala. Hindi na. Babalik talaga sa tapat sila. Babalik yung sa gitna kasi may return spring. Yung return spring na yun, malaki ang tulong sa driver nun. Tama. O, di ba? Huwag nang gagawin. Oo. O, practicing mo ulit. Na doon ka nakatingin sa harap, na hindi ka nakatingin dito sa kambyo. Kasi dapat doon nakatingin eh, di ba? O sige nga, kambyo ka nga ng gear 1, ng primera. Yan o. Gear 2. Yan o, gear 3. Yan o, neutral. Neutral. O, di ba? O, kahit hindi ka nakatingin dito, doon ka nakatingin, tama pa rin ang pasok. Kasi nandun yan sa galaw ng kamay mo. Sa paghahawak ng kambyo. Yung malaking tulong doon, yung tapat dito sa tresera, sir. Malaking tulong yung ano, bumabalik ng gitna. Hindi kinakakapa-kapa. Hindi na, hindi. Hindi talaga kinakapa yan. Kasi sa pagtayo pa lang, nakatuto ka na sa guard sa tresera. O, di ba? Kuha mo na. Duha ko na. Sige, practice mo nga ulit, sir. Mag-shift ka ng, ano, ng kambyo na tuloy-tuloy na hanggang guard 3. Ha? Sige nga. Primera. Sige. Segunda. Okay. Tresera. Yan, o. Neutral. Neutral. Oh, di ba? Oh, bitaw na pa mo muna. Yan, di ba? So ganoon lang kasi mamaya pag tumatakbo ka na, dapat hindi, na ipapasok mo siya ng hindi nakatingin diyan. Na hindi nakatingin sa kambyo. Okay. So ngayon ang tanong. Since marunong ka nang mag-shift ng kambyo, hindi ka na namamali. So kailan tayo magsi-shift ng gear? Kailan? Halimbawa, naka-primera ka. Kailan mo siya isisigunda? Kailan mo siya ite-tersera? Ngayon. Oh, di ba? Sa timing naman ang pag-uusapan natin, oo.
So ngayon, kung napapansin mo, yung dashboard natin, sabi ko nga sa'yo kanina, may tulong yan sa driver. Driver ako. Oo. So since alam mo na mag-shift ng cambio na hindi ka na mamamali, so once na naka-permera ka, kailan tayo ngayon magsisigunda? So nandito yung timing mo. Pwede mo siyang dito i-timing dyan. Oo. Oo. So pwede naman dito sa tachometer, pwede naman sa speedometer. So doon muna tayo sa tachometer. Yan. So sabi ko nga sa'yo kanina, yung ideally na pagpipress ng gas ay number... Number ano? Yung pinaka-ideal at pinaka-safe, pinaka-matipid na pag ano, number 2. Okay, o yung 2000 RPM, ano? So, ibig sabihin sir, kapag naka-permera ka or gear 1, tapos pinatakbo mo na siya, tumapa ka na ngayon ng gas, nakita mo yung pointer ray o yung daliri na yan, tumama na ng 2. Tumama na ng 2. Yun na ang timing mo para magsigunda ka. Yun. O ngayon, siyempre tatapa ka ng clutch para makakapag-cambio ka, ano? So ngayon, nakasigunda ka na ngayon. Kailan ka mag-gear 3 or tercera? Yun. Kapag pumalo ulit ng number 2 or 2,000 RPM. Sa 2, no? Ali, babay ko sa 2. Oo, laging number 2 ang timing. Timing lagi. Oo, sa tempo ng pagkambyo. Okay, ha? Okay po. So ngayon, madali lang kasi laging number 2 lang eh. Oo, susulyapan mo lang yan, hindi mo naman yuyo ko ng ganyan. So punta tayo dito sa speedometer. Pwede mo rin dyan i-timing yung pagkakambyo mo. Oo, dito. Oo, kaya nga lang, ang ano dyan, ang gagawin mo dyan, dapat sa ulado mo yung speed ng mga gear. Kasi may mga kanya-kanyang speed yan. Yung bilis na yan. O, yung bilis yung mga gear na yan. Hmm. Ang gear 1 ay 0 to 20 ang speed yan. 0 to 20. Oo, yan, hanggang 20 lang. Oo, oo. Pag lumagpas ng 20 ang primera mo, maugong na masyado ang makina. O, diba? So ngayon, ang gear mo to mo naman ay 20 to 40 ang speed niyan. O, yan lang nagre-range ang mga speed niyan. So gear 3 mo ay 40 to 60. 60. Oh, ibig sabihin, pag naka-primera ka, pag umabot ng speed mo, pag nag-20 na yan, so pang segunda na. Babalik ko na sa segunda. Oo. So ngayon, depende sa'yo kung saan ka pwedeng mag-check dyan ang timing mo ng speed dyan. Kung alin mas madali sa'yo, sa tingin mo, alin mas madali sa'yo, dalawa na yan? Parang din. Oh, sa dito, sa, kasi lagi ng birto, ano? Hindi ka tulad dito na marami kang titignan. Oo. So pwede naman dun sa RPM, ano? So yun lang tatandaan mo dun, ha? Yung number 2. Okay. Sige, balikan natin yung biting point natin. Kasi, ipapagawa ko sa yung biting point, ha? So sabi ko nga, ang biting point ay nangyayari lang sa primera at reverse lang. Kasi pinakamabagal na gear yan, eh. So ngayon, ang gagawin natin, mag-i-stop and go tayo para ma-practice natin yung biting point para hindi ka na namamatay ng makina. So ang gagawin mo dyan, ang proper procedure dyan, pag magpapagalaw ka na ng sasakyan, so ang gagawin mo dyan, clutch brake. Clutch brake. Oh, dalawang pedal ang nakatapak, ha? Okay. Sige, try mong i-press yung ano, clutch saka brake. Sabay, sir. Oo, sabay muna. Okay, yan ang ano dyan, ha, tamang proseso dyan. Okay naman yung layo mo, hindi ka naman nahihirapan. So ngayon, ang gagawin natin dyan, since nakatapak ka na ng dalawang mong pedal na yan, clutch brake na yan, so ibaba mo yung handbrake. Yan. Then, i-shift mo ng gear 1. Okay, so ganito gagawin mo, ah. Wala mo ng pindot ng gas, ha? Wala mo na, Since nakakambyo ka na ng gear 1, ang gagawin natin dyan, yung brake mo, itataas mo na ng dahan-dahan yan. O, bibitawan mo na siya. Yan, sige, hanggang sa mabitawan mo. Then, doon ka na sa clutch. Clutch na yun. Yun na yung biting point. Ramdamin mo yung ano, yung paggalaw niya. Paggalaw. Pag gumalaw na si sir, i-hold mo na yung paa mo. Sige nga, try mo nga. Dahan-dahan lang, ha. Pag naramdaman mong umibo, naka-biting point na tayo nun. Sige pa. Bitaw ng preno, baka nakatapak ka ng preno. Yan, nakatapak. I-hold mo yung paa mo sa kaliwa. Yan, naka-hold lang, ha. Steady lang. O yan ang under ng biting point. Gumagapang. Kahit pala sir, walang gas, tatakbo siya. Basta't mahanap mo yung biting point. O, diba? Kaya, pansinin mo, gantong-ganto ang nangyayari sa traffic. Diba? Kasi, mabagal ang traffic, diba? O, diba? Pag may huminto sa harapan mo, kasi traffic, ay diyan gagawin mo dyan, sir. Ibaba mo yung clutch mo, then dahan ka sa preno. Tapos neutral mo muna. Handbrake. Tapos mo lang. Yan. Wala na pindot. Yan. Diba? O, pwede mo nang bitawan yung paa mo dyan. Ganun yung biting point. Diba, sabi mo, walang gas nga. Taandar yan, mabagal. Tatakbo pala siya. Tatakbo siya dyan. Traffic. Kaya lang, pag traffic, laging nandun ka sa biting point. Okay, pabalik-balik ka na lang doon. Pabalik-balik ka na lang. So, pero pagkaganto, ayan, ituturo ko naman sa'yo yung hindi na laging nakatapak doon sa
Sa clutch. Sa clutch. Mm-hmm. Hindi ka, kumbaga sa ano, wala na lagi sa biting point. Uh-huh. Iba biting point mo lang siya at least 3 to 5 seconds. 3 to 5 seconds. Sige, sige, clutch break ulit. Clutch break ulit. Yeah. Then, handbrake baba. Shift mo ng ano, gear 1. Yan, oh. Angat ng preno. Then, hanapin mo ulit yung biting point. Ganun din. Nararamdamin mo lang ulit yung paggalaw niya. Pag gumalaw siya, oh, steady mo na. Oh, count ka na. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag kang pipreno. Huwag kang pipreno. Di ba nag-count na tayo, nag-biting point tayo? Oh, tuloy-tuloy mo na tanggalin yung clutch mo. Oh, tuloy-tuloy na. Walang gas ha. Oh, walang gas. Oh, ganyan ang mangyayari na. Oh, di ba? Pwede ka na magdagdag ng kaunting gas. Gas ngayon. Oh, kasi natanggal mo na yung clutch mo eh. Di ba? Kunti lang. Magdagdag mo ng kunti lang. Yan. Oh, di ba? Oh, ganyan lang yan. Ngayon, habang dinadagdagan mo ng gas yan, sir, pansinin mo yung ano mo doon. Aangat ng kaunti yan. Sige. Sige pa. Huwag muna. May kasabayan tayo. Dito na, sir. Sa gitna. Yan. Okay, gate. Kunin mo yung gitna. Yan. Okay. So ngayon, adagdagan mo ng kaunting gas. O, pansinin mo yung number 2 ah. Pag pumalo ng number 2, mag-shift ka na ng segunda. Ha? Sige. Tapak na ako sa clutch. O, tapak, then cambio. Yan, o. Release ng clutch. Release ng clutch. Then, dagdag ng kaunting gas. O, ganun lang yan. O, di ba? Okay, sir. O, pag pumalo ulit siya ng number 2, ari pang tresira na ulit siyan. Pag bumalik na ulit ng, ano, ng to. Oo, pag pumalo ng number 2 yan. Oh, papabuti mo ng dos para hindi mabitin yung speed natin. Sige. Hindi pa. Yan, oh, yan na. Oh. Clutch down, shift ng gear 3. Yan, oh, release ng clutch dahan-dahan lang. Yan, oh, di ba? Ayun, di ba? Di ba matayan? Smooth ang andar natin dyan. Oh, di ba? Okay, diretso tayo ngayon dyan. So ngayon, ano yan ha? Pababa yan, downhill. Downhill. Oh, ang gagawin mo dyan, sir, walang clutch ha? Walang clutch. Walang clutch. Ang gagawin mo lang, kunti-kunti yung preno. Preno. Oo, kunti, kasi hindi ka hihinto ah. Kunti-kunti lang para mapabagal lang natin. Yeah. Kasi pababa eh. O, di ba? Hindi mo siya ibabaon ha. O, basta imintay mo yung ganyang andar para mabagal kang na nababa. Walang tap. Naka-clutch ka ba? Hindi. Hindi. Nasa tama preno yan. Tsaka sa gas. O, tama yan. Ngayon, pag nandun ka na sa baba, saka muli gagasan ng kaunti.